My God, I hate drugs. In addition to that, I will not repeat, just flash on the screen, our various vaccination centers na DOTR ho. Di ho kami kasama sa DOH, but the calling to achieve universal vaccination nandiyan dyan ho sa Department of Transportation. Mr. President, converting from alert level 2 to alert level 1, masasabi ko ho sa mga nagawa na at gagawin pa namin at gagawin pa, handa na ho yung Department of Transportation, and we support the move to lower the alert level 2 to alert level 1, following the guidance and mandates of IATF. Yun lang po, Mr. President. Look, I was awed, actually, looking at the slides and the way you have not changed. Your passion for achievement has always been there. I said I'm awed, actually. Nang maligaya ako sa para sa bayan ng kinuha kita. Salamat sa for your tireless toil. And I am ready to pass you on to the next administration as a gift. Kasi kung magkaroon sila ng ganoon sa iyo, totoo lang, mahirap na mag-project, pero sayang kung hindi ka makapagpatuloy ng sa gobyerno. Kaya mo limitado lang kasi tayo ng 6 years, but I'd be happy to hand you over to the kung sinong pero alam ko na gusto mo nang mag-retire. Sabay-sabay na tayo lahat, puro naman ang hindi lang retirable dito, si Secretary Briones. Project nyo ito, Mr. President. Sana ho yung mga kabinete, pati na kayo, Mr. President, can attend some of the activities this March. Ano ho, dalawin nyo yung barko ng Coast Guard. You will be impressed with the capacity and capability of this facility of the Philippine Coast Guard. Dalawa ho yan, dadating yung pangmayo. Pangalawa, yung Bicol Express, yung tren. Alam nyo ho, inopen na ho natin yung Bicol International Airport. Kakasahan natin ng tren ngayon yan. At nag-umpisa na. Nakita ko, sinakyan ko last week, yung Lucena, San Pablo, Candelaria. Kasama ko yan sa Bicol Express. Tatapusin yan in 1.5 years hanggang Naga. Sana ho, samahan nyo kami dito sa MRT3. Nag-assume tayo dito, puro kabisitan yung inabot natin sa MRT3. Ilang panawagan na mag-resign ako. Hindi ko naman ginawa yung problema. Dumating tayo dito para solvein yung problema. Nasolve na, Mr. President. Sana ho, I'm inviting all the cabinet members. Come, inaugurate with us. Yes. MRT3. Pati imagine, ako. Pati ako. Because yan lang may ipakita ko rin sa tao. Opo. Through you, we were able to deliver all of these things that you see now. Oh, sir. Yung sa Ilocos, yung Curimao Port, nakaw. Pag nakita nyo ho yun, talagang you will be proud. You will be proud. Saan yan? Curimao Port. Ito ho, kasi bago na pandemya ho, ginamit na namin to para sa dock ng mga cruise vessels, nakadalawa. Kaya rinipair, inayos namin yan. Kasama ho yan sa norte ng dalawang cruise ports, yung sa Lumaki Port, saka yung Curimao Port. Saan nga yan, banda? Po? Ilocos? Ilocos Norte, saka Ilocos Sur. Sige, punta tayo. Sana makita nyo po. Nakita nyo na yung sa Palawan, sa Visayas. Tingnan nyo naman yung Norte. Sige. You'll be happy. Iwanan nyo yung mga project na yan, Mr. President, sa mga tao. Alam nyo ho ba, bumalik ako sa Lucena, nung yung tinest run namin yung tren, andi dito ho si Mr. Lopez saka TJ Batang, pinapara ng mga tao na gusto nilang subukan din sumakay. Ang ginawa ho namin, Mr. President, maski hindi pa
for commercial fund, pinatigil ko ito rin. Pinasakay ko yung mga tao. Happy-happy sila. Walang trend doon for 4 years. At least, may iniwang ka, on your own, may iniwang kang legacy sa... Sir, mandate niyo ko yan. Okay. Ang sabi niyo sa amin, make the Filipino life convenient and comfortable. Affordable. Wala naman po kami ginagawa, kundi making the Filipino life convenient and comfortable in accordance with your mandate, yung first meeting natin. Ayun yung marching order niyo. Well, yun ang trabaho ko, pero hindi ko maabot to kung wala talaga kayo. Totoo lang. Kung bugok rin ako na presidente, mabutit na lang. May meeting ko ako kay Sec. Lorenzana sa Wednesday. Finalizing ko yung pick swing. Malala nyo nung pumasyalo kayo, sabi mo, bakit isa lang ang pick swing? Gawin mong tatlo, gumawa ka pang dalawa. With the help of the Department of Finance, na nagkaroon ng budget na yan, mag-uusap kami ni Sec. Del para matuloy-tuloy ho yan. So, in addition sa Coast Guard, makakaroon niya ng tatlong pick swing. Noon ho, salbabida lang ang gamit nila eh. Yeah, well, nakita ko lahat yan. And I said, papasalamat ako sa iyo. And in behalf of the people of the Philippines, for your industry, salamat masyado. At yan lagi ang sinabi ko. That was the advice that I would give sa mga, kung ikaw ay ordinaryo ka lang, 75, kunin mo yung mga baliktor yan. You know, para utusan mo. Baliktarin mo. Sule kasi sa ibang ang mga baliktor yan man ang mag-utos doon sa mga 75. Pero baliktarin ko. Sabi ko, I got the best minds of, really, kinuha ko yung pinaka, may palpak lang ko ng ilang cabinet members. But, Madami yung nagawa, sir, ang administration nyo. Wala bang, Now, we are running late, but I'd like to, Secretary Galvez, so far so good ka. From the day one, talagang any palagay na natin, any superior would be very happy to have you. Pero lahat naman kayo, ipamana na rin kita. Para, not because, maybe, siyempre nandiyan, they are elected by the people. We are bound to honor it. But para rin sa bayan na magkaroon ng smooth, kung marigalo ko kayo, Tugadi, ikaw, Delphine Lorenzana, di ayos ang Pilipinas. Sabi ko, ka nalang kumuha. Retain Dominguez because... he will produce money even using printing machines. Sir, Mr. President, ako po sir, emotional po sir ako. Sir, nag-servisyo lang po ako dahil sa napakabait niyo po na presidente. At talagang kami po mga kabinete, emotional sa inyo dahil yung inspirational leadership niyo po at saka yung kabaitan niyo sa amin. Hindi po mapag-iha. I could have not chosen better men, actually. I've read a book somewhere of mice and men. Have you read that book? Maganda yan. I think it was ang title of mice and men. Tagal ko na, AB pa ako noon yan. But it's a magandang sa tao. It's really heartening to know that we are recovering on all fronts, making this better today than yesterday. And I can only say that
nothing short of, not really spectacular, short of a very fulfilling para sa akin. We're doing fine and recovering from the yung pandemya. So, maraming salamat sa pagod mo. At again, also, on behalf of the Filipino people, I'd like to thank you. Alam ko yung fervor mo sa edukasyon ng mga batang Pilipino. And I've always relied on your wisdom to do what is next. Anong gagawin? And so far, I said, it has been a splendid work done by you in the co-op to further the cause of education. Hindi talaga rin ako nagkamali pagkuha. I knew that you would be of great help. This is not to flatter you to the education of the Filipino young people. And again, I thank you also for your dedication and pati yung Pilipino. Maraming. We are nearing the end of our trip. So, but it's good for them, for the public, listening public to what were the sentiments that we pulled in our work and what were the paradigms that we followed sa ating pagka-Pilipino, pati yung anong gusto nating how to educate the Filipino people. We may not really be the best. Meron tayong a little of everything but not kasi puro sa technology, so it's very hard to be in parity with the others simply because there's a long way to go in terms of finances and education. But sana what you have started, ang ano ko lang, ang dasal ko na total para man ito sa public good, na yung mga bagay na nagawa mo, hindi sana nila kalimutan. They may, you know, but they should not forget that those were the called wisdoms over the our lifetime in this planet. It will not go to waste, and I hope that you would see the light of the innovations that you introduce, and that they would adapt it and not discard it just because it was the work of the other administration. Sana ilagay nila sa isip yun that nothing is really personal here, except that when it's your time to be there, to be here, we work and we have no other agenda. We have no other purpose meeting here and working overtime, except that we want our country to be a better place than yesterday. Magaling talaga. And I'm sure that it is acceptable to everybody here. Not only yung ordinaryong, well, listening to a person in who knows his business, but also because it's really correct. And naintindihan natin lahat kung anong nasabi mo.